basic things to know. Steam turbine, ito yung waste heat recovery, mga loads. Ito na yung mga request nyo, ah. What up, mga idlo? So, steam turbine. Unahin muna natin yung difference between fire tube and water tube. So, fire tube or smoke tube means yung smoke is nasa loob ng pipe, while yung water tube boiler, yan yung tubig na nasa loob ng pipe. So, ang example sa mga fire tube boiler, yan yung mga oil-fired boiler, yung mga ginagamit sa puerto, o di kaya yung mga barko na walang mga steam turbine. Rather than water tube boiler, ito yung ginagamit pag meron kayong steam turbine. Kasi yung water tube boiler, mas efficient yan sa paggawa ng steam kaysa sa fire tube boiler. At saka madaling nakapag-adjust in case there's suddenly load changes ng system nyo. Kaya water tube boiler yung ginagamit pag meron kayong steam turbine sa barko. So simula ulit tayo sa cascade tank. So ito yung imbaka ng mga condensate water, ha. Pagtapos ng cascade tank, meron tayong EGE feed water pump. So dalawa yan, mga loads, ha. Isa yung master at isa yung standby in case of may mangyari sa master. So after sa EGE feed pump, dito siya, pupunta siya sa LP separator at saka HP separator. So before siya pupunta dyan, meron tong automatic regulator. So ito automatic tong mag-open at mag-close, no? Depende sa demand ng level sa steam drum nyo. At meron din dito sa kabila, automatic recirculation. Kunyari, sirado tong dalawa, automatic yan, magbubukas at babalik yung tubig sa cascade tank. So, LP steam drum and HP steam drum, or LP steam separator drum and HP steam separator drum. So, dalawa yan. Yung isa high pressure, yung isa low pressure. Yung purpose ng mga steam separator drum, yan yung magsiseparate sa tubig at saka sa steam. So, dito siya mag-siseparate. After ng steam separator drum, mga idlo, meron tayong circulation pump. So, separate yan, ha. Meron sa LP circulation pump, meron ding sa HP circulation pump. So, ito, tagdadalawa to, ha. Again, one is standby and one is master. So, same sa LP. One is master, one is standby. Before we proceed, mga idolo, meron tayong ditong exhaust gas economizer. Dalawang compartment yan. Yung nasa taas, yan yung low pressure. Yung sa baba naman, ito yung high pressure. Sa high pressure, meron din yung superheater. So, itong economizer na to, meron man tayong steam turbine. So, ang type ng boiler na ginagamit is water tube boiler. So, pag water tube boiler, yung tubig nasa loob ng tubes, di ba? Again, ang nagpapainit niyan is yung exhaust ng main engine, ha? Galing ng main engine yung exhaust niya. Kaya nga waste heat recovery, di ba? So, dito, after ng main engine, dadaan siya dito. Ito, merong damper to, ha? So, merong damper papuntang economizer, meron ding pa-bypass. So, magdidepende kasi ng load, eh, kung kailan gagamitin yung steam turbine. Kung ngari, mababa lang yung load. So, ito, binabypass natin yan. Ito, sinisirado. Ito, binabypass. Kasi, hindi sapat yung hindi sapat yung exhaust para makapainit, eh, makapag-produce ng steam, eh. So, yun, binabypass. So, magdepende sa load, no? Let's say, sapat yung load natin na mapatakbo yung steam turbine, no? So, ito, EGE, bukas yan, papuntang economizer. So, yung exhaust nito nasa labas ng pipe, ha, kasi water tube boiler to, eh. Ngayon naman, kung napapansin nyo, yung HP economizer nasa baba, no? Kasi nga ito yung entrance sa exhaust. So dito yung unang process niya sa heat transfer. So dito mas mabilis niyang napapakulo ng tubig, yung tubig, kaysa sasama sa LP na nasa taas. Again, ang isa sa advantage ng water tube boiler is nakakapag-produce siya na big amount of steam production at easily to adjust in case of sudden load changes, no? So, ganito yung nangyayari, mga dol. Galing sa steam separator drum, yung HP circulation pump,
pinifeed niya yung tubig papuntang economizer. So sa economizer, yung mga pipe sa loob, dito dadaan yung tubig. So habang dito iniinit, magmi-mix na yan ng tubig at saka steam na babalik sa HP steam separator drum. So dito sa steam separator drum, magsiseparate yung tubig at steam. So after the separation mga loads sa tubig at saka steam, dito na siya dadaan. So itong pula na to, ito yung steam natin, which is saturated steam or wet steam. So ito, saturated steam pupunta sa superheater. Ngayon, ang purpose ng superheater is kuno-convert niya yung saturated steam into superheated steam. Basically, from wet steam to dry steam. So superheater, yung main purpose niya is to convert the low quality steam into high quality steam. Yun yung ibang word nun. Now when it become superheated steam, it will go to the turbine and then iikot na yan sa turbine, no? Habang naikot yan, ito na yung nagpuproduce ng power. So ito na yung mag-a-act as a generator, no? Kung may steam turbine at meron tayong sapat na load na gamitin to, so di na natin kailangan ng generator para mag-produce ng electricity. So ito na yung steam turbine ang ginagamit. Sa LP steam drum separator naman mga dul, ganun din. Circulation pump. So yung tubig, pinifeed niya dito sa economizer, sa loob ng mga pipe ito, nagbo-boiling point. So dito, mixture of water and steam, tas balik sa steam separator, at dito na nagsiseparate yung tubig at saka steam. Ang nagkaibahan lang, kasi nga, yung heat transfer is na dito na masyadong nagagamit sa HP. So sa LP, medyo hindi na masyadong mainit, no? So kaya yung tinatawag na LP pressure to, kasi yung napuproduce na pressure ng steam is maliit lang kumpara naman sa HP. So after the water and steam separation, yung steam dito na yung dadaan, yung steam na 3 to 4 bars lang yung pressure. So ito na siya. Pupunta na siya dito. Pupunta na siya sa steam service, yung sa mga heater natin, yung sa mga tank heating, yung sa mga bunker tank heating, doon yan pupunta. At yung excess naman is pupunta yan sa steam turbine. So to assist, no, maghihelp siya sa paikot ng steam turbine. So ito yung kaibahan, no, yung HP steam drum, mas taas yung pressure na puproduce. So around 7 to 10 bars or 7 to 12 bars, not sure though. And LP steam drum is 3 to 4 bars, no. Now, after the steam turbine, yung mga steam na napupunta dito is pupunta sa condenser. Yung condenser natin, merong seawater. So ito yung nagpapalamig sa steam para magiging condensate water. So dito yan nabubuo sa condenser, ha? Sa condenser naman mga loads, meron tayong tinatawag na vacuum pump. Itong vacuum pump, ang main purpose niyan is tinatanggal niya yung oxygen sa loob ng system, or tinatanggal niya yung non-condensable gas dito sa condenser, which is yung hangin. Yan yung isa sa example sa non-condensable. And to maintain the vacuum pressure mga dul, meron tayong tinatawag na gland steam. So ang purpose ng gland steam is hindi na hinayaan na yung steam dito sa loob ng steam turbine mag-escape, o di kaya yung hangin is pupunta sa loob ng system. So yan yung purpose ng gland steam. Now balik tayo sa condenser. So after steam converted into condensate water, meron tayong condensate pump. So ang purpose niyan, pinapump out yung condensate water. By the way, itong condensate pump at saka vacuum pump, tigda dalawa yan, ha. Again, one is master and then one is standby. Ngayon naman, yung tubig na pinapump out sa condensate pump, dadaan muna siya sa gland condenser. So yung itong gland condenser, ito yung galing sa gland steam na nagbimaintain ng vacuum at saka nagsiseal ng steam turbine natin. So yung steam niya is pupunta dito sa condenser, gland condenser, at yung labas na condensate water pupunta sa boiler water drain tank. So yung gland steam, pinapalamig ng condensate water para magiging tubig ulit, no. At pagtapos niyang dumaan sa gland condenser, yun, babalik na siya sa cascade tank. Tapos paikot-ikot na lang yan sa system. So yun.